Isa ang mga taxi drivers sa mga taong madaming alam pagdating sa karanasan sa buhay. Lalo na't madami silang nakakausap at nakakahalubilo na mga pasahero nila. Kaya sa video ito ay mapapanood nyo ang naging karanasan ng isang taxi driver sa kanyang naging pasahero. Ang istoryang ito ay naganap sa bansang Russia tungkol sa karanasan ng isang taxi driver na tiyakong pananabikan nyo. Kaya't simulan na natin ang kwentong ito. Isang gabi ng Webes noon nang si Jerwin na isang on-contact taxi driver ay nakatanggap na isang mensahe mula sa kanyang magiging huling pasahero ng gabing yon. Ito ay galing sa isang pharmacy. Ang halaga ng biyahe ayon sa mensaheng natanggap niya ay 105 Russian rubles o halos $1.50 lamang sa halos 2 milyang biyahe. Mukha naman walang problema at maayos ang lahat. Pero nang dumating siya sa mismong pharmacy at sunduin ang babaeng nagtatrabaho doon, dito pala niya mararanasan ang isang pagkakataon na hinding-hindi niya makakalimutan. Dali-daling sumakay ang babae at naging tahimik lamang ito. Dito inisip ni Jerwin na baka bad mood lamang ang kanyang babaeng pasahero, kaya pinaandar na lamang nito ang sasakyan at tumungo sa address na minessage sa kanya ng babae. Pero pagdating sa kanilang destinasyon ay nagulat si Jerwin na ang ibigay sa kanya ng babae ay 5,000 Russian rubles. Buo kasi ang 5,000 sa kanila at ganun kaliit ang kanilang currency. Sa katunayan, ito ay katumbas lamang ng $75. Nataon naman na walang panukli si Jerwin noon sa isang napakalaking halaga. Saan siya kukuha ng panukli sa ganong oras na gabing-gabi na? Kaya pinakiusapan niya ang babae kung meron ba siyang mas maliit na halaga para ibayad. Pero umiling lamang ang babae at nagsabing hindi niya problema yon. Bakit naman po kasi hindi niyo sinabi na wala kayong ibang pera bukod dyan sa isang buong 5,000? Maayos na sambit ni Jerwin sa kanyang pasahero. Pero nagalit lamang ito sa kanya. Problema mo na yun. Saan mo ako papahanapin ng palitan para mabaryahan ang pera ko? Dalawa lang yan. Pabaryahan mo yan at suklian mo ako. O hindi na lang ako magbabayad. Sa puntong ito ay wala lang nagawa si Jerwin. Habang kasama ang babae ay naghanap at nag-ikot sila kung saan pwede mapapalitan ang perang ibinayad sa kanya ng babae. Kung saan halos inabot na sila ng 15 minuto at nagka-doble-doble ang biyahe at madami nang nasayang na oras kay Jerwin. Sa tinagal-tagal ng kanilang pag-iikot ay napalitan din ang pera ng babae, ngunit panay buong tig 100 rubles ang pinalit kay Jerwin ng kanyang nakausap. Sa kasamaang palad ay hindi pa din ito tinanggap ng babae at sinabing gusto niya ang kanyang sukli ay maging sakto sa 4,895 Russian rubles. Dismayado at kahit medyo inis na, ay sumagi lang at nagpatuloy pa sa paghahanap si Jerwin para mapagbigyan lamang ang kanyang pasahero. Nahalos maubos na ang kanyang pasensya, pero nakaya niya pa naman ito at nagawa ng paraan. Dahilan para maihatid niya ang babae at matapos na ang lahat. Ang biyahe na 7 minuto lamang ay inabot ng halos kalahating oras. Halos hilingin na nga niya na sana ay hindi na niya makita ang babae pang ito. Lumipas na ang gabi at kinaumagahan, sa kanyang pagising ay nagulat siya sa mga mensahe na dumating sa kanya. Mga mensahe ng reklamo tungkol kay Jerwin sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya na nagmula sa babae na nagsasabing
naging unprofessional siya at naging hindi makatuwiran kagabi. Kaya ni-request nito na matanggal si Jerwin sa kanyang trabaho. Karapatan niya naman magreklamo, sambit ni Jerwin sa kanyang isip. Karapatan niya din magalit. Kasi kapag nagbayad ka naman, kailangan siyempre maibalik sa iyo agad ang sukli. Pero bakit hindi niya sinabi sa reklamo niya na tanging 5,000 buo lamang ang kanyang pera? At pinagmukha niya sa reklamo niya na parang wala akong ginawa ng gabing yun para sa kanya. Naubos din ang oras at panahon na ginugol ko dun. Habang iniisip niya ang naging sitwasyon, ay naisip niyang gumanti sa babae. Wala sa ugali niya ang gumanti sa kahit kanino, lalo na sa babae. Pero hindi lang naman ito para sa bastos niyang ugali, kundi para na din sa dahilan na pinakaba niya si Jerwin noong mga pagkakataong yon. At dito, nakaisip siya na isang magandang ganti o leksyon para sa babaeng naging pasahero niya. Isang umaga, makalipas ang ilang araw, ay natsyempohan niya ang pharmacy sa duty nito. Dito pumasok siya sa pharmacy at bumili na isang maliit na botelya ng vitamin C sa halaga na 12.74 rubles. Pagdating niya sa cashier, ay nagbayad siya ng buong 5,000 rubles. Nagulat ang babae na inaasahan naman niya, pero nagulat din siya dahil nasuklian siya nito. Nadismaya siya dahil gusto niya talaga mabawian ito. Kaya umalis siya at bumalik makalipas ang isang araw. Bumalik muli si Jerwin sa pharmacy at bumili ng vitamin C at pagpunta nito sa cashier ay buong 10,000 rubles na ang inabot nito. Dito nagalit na lang tuluyan ang babae at sinabing saan siya kukuha ng panukli sa ganong oras, gayong kinokolekta ng may-ari ang kanilang kita kinagabihan. Nagkasagutan sila pero bandang huli, habang ginagawa ito, ay tumawag si Jerwin sa boss o may-ari ng nasabing pharmacy na balak sabihan ang inaasal sa kanya ng babae sa pagkakataong yun. Kaya walang nagawa at napilitan naman ang babae na maghanap ng mapapalitan ng pera para kay Jerwin. Tanda na, kahit anuman ang gawin natin sa ating kapwa ay maaring bumalik din sa atin sa hindi inaasahang pagkakataon. Treat people the way you want to be treated. Talk to people the way you want to be talked to. Respect is earned, not given. Kaya sa kwentong ito, maging mabait tayo sa lahat ng tao. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwentong ito. Kaya sa susunod na video, magkita-kita ulit tayo. Dito lang sa channel na magbibigay sa inyo ng lungkot at inspirasyon sa inyong buhay. At ito, ang Dunong TV Stories. Maraming salamat po.